At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga videos. Ang pamilya Rizal. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay isinilang sa Calamba, Laguna sa pagitan ng alas 11 at alas 12, Miyerkules ikalabinsyam ng Hunyo taong 1861, ilang araw bago magkabilugan ang buwan. Muntik nang ikamatay ng kanyang ina ang panganganak sa kanya dahil sa kalakihan ng kanyang ulo. Ayon sa talambuhay ni Rizal na Memories de un Estudiant de Manila, Manila, na kung saan ay ginamit niya ang ngalang P. Jacinto, ang pagkaligtas ng kanyang ina ay bunga ng pamamanate niya sa Birhen ng Antipolo. Bininyagan siya sa simbahang katoliko ng kanyang bayan noong 22 ng Hunyo, edad 3 ng cura paroko, si Padre Rufino Colyantes. Ang kanyang ninong ay si Padre Pedro Casañas, taga Calamba. Sa karangalan ni San Jose, ang si Jose Rizal ang 7th anak ni na Francisco Ingratio Mercado Rizal at Teodora Alonso Rialonda Rizal. Ang kanyang ama ay tubong Binyan at ipinanganak noong 11 Mayo taong 1818. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Habang nag-aaral sa lungsod, nakilala niya pagpano ng kanyang kapatid na si Patensya na. Batay sa salaysay sa aklat ni Austin Craig, maagang naulila sa kanyang ama si Francisco sa edad na 8 lamang, at siya ay matiyagang ginabayan at pinatnubayan ng kanyang ina at nakakatandang kapatid na si Patensya na. Nang pumanaw ang kanilang ina, lumipat sila ni Patensya na sa Calamba batay sa pag-anyaya ng isa pang kapatid na naunang nanirahan sa Calamba. Matiyagang ginabayan ng kapatid niyang si Patensya na si Francisco, pinalaki siyang taglay ang mga katangiang mahusay na naasahan sa kanya ng kanyang sariling pamilya malaunan bilang isang sensitibo, matipid, masipag at responsableng ama ng tahanan ng pamilya Rizal. Namuwisan siya sa asyendang pag-aari ng mga Dominikano. Siya ay masipag, bihirang magsalita ngunit mas maraming nagagawa. Isa siyang huwarang ama ayon sa tala ni Rizal. Namatay siya noong 5 Enero taong 1898 sa edad na 80. Ang apelyidong Mercado ay ginamit noong 1731 ni Domingo Lamco, kanuno-nunuan ni Rizal sa partido ng kanyang ama. Si Lamco ay isang mangangalakal na Inchik na nagmula sa Chinchu o Chanchau, lungsod Phukin. Dumating siya sa Maynila noong 1690. Siya ay nanirahan sa Binyan at dinaglaon ay nagpakasal kay Ines de la Rosa, isang mayamang Chinong Kristiyano sa Maynila. Ginawa niyang Mercado ang kanyang apelyido na akma naman sa kanyang pagiging negosyante. Sa Filipino, ang salitang Mercado ay nangangahuluhang palengke. Naging anak nila si Francisco, na napangasawa naman ni Circle Isla Bernaca, isang Chinong Pilipino. Si Francisco ay nahalal na gobernador silo, pinuno ng bayan. Isa sa mga anak nila, si Juan Mercado, lolo ni Rizal, ay napangasawa naman ni Circle Isla. Baby Cyril Alejandro, isang mestizang Inchik. Nahalal din siyang gobernador silo tulad ng kanyang ama. Nagkaroon ng 13 anak si Kapitan Juan at ang bunso ay si Francisco ang ama ni Rizal. Bilang pagtalima sa Batas Claveria ng 1849 na nagtatakda ng Eplidong Kastila sa mga mamamayan ng Pilipinas, ang mga Alonso ay nagdagdag ng Rialonda at ang mga Mercado ay Rizal. Ang apelyidong Rizal ay mula sa ng Trigo, na inaani. Kastilang alcalde mayor na kaibigan ng pamilya. Si Doña Teodora Alonso Rialonda, ang ina ng ating pangunahing bayani, ay isinilang sa Maynila noong 8 Nobyembre taong 1826. Ang angkang pinagmulan ni Doña Teodora ay nagmula kay Eugenio Urshua na may lahing hapon at napangasawa si Benigna, walang tinukoy na apelyido. Naging anak nila si Regina at napangasawa ang isang abogadong Kastila na nangangalang Manuel Quintos. Sila'y nagkaanak at pinangalan ng Brigada at napangasawa si Lorenzo Alberto Alonso na silang naging magulang ni Doña Teodora. Nakapag-aral si Teodora sa Kolehiyo ng Santa Rosa, isang kilalang paaralan para sa kababaihan sa lungsod.
mahinhin siyang kumilos, may matatag na kalooban, mahusay sa matematika at panitikan. Namatay siya noong 16 ng Agosto taong 1911 sa edad na 85. Sina Francisco at Teodora ay biniyayaan naman ng 11 supling. Sila ang mga anak. Sa turni na 1850 hanggang 1913. Ikinasal kay Manuel T. Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Piasiano, 1851 hanggang 1930, katapatang loob ni Rizal. Pagkatapos marilin si Jose, sumapi siya sa Rebolusyong Pilipino at naging general. Pagkaraan ng himagsikan ay nagsaka sa kanyang bukid sa Los Baños. Nagkaroon siya ng 2 anak sa kanyang kinakasamang si Severina de Sena. Namatay siya noong 13 ng Abril taong 1930 sa edad na 79. Niyamula sa kanyang bahay ang mga bulaklak, ulap sa kalangitan at mga ibong lumilipad. Kinalulugdan niya ang kagandahan ng kalikasan. Si Dona Teodora ang siyang unang nagturo kay Jose sa pagbabasa ng alpabeto sa edad na 3. Sa edad ding ito, nakakasama na si Jose sa pagdarasal ng pamilya. Sa edad na 5, nagsimulang bumasa si Jose ng Biblia na nakasulat sa Kastila. Sama-samang manalangin ang pamilya Rizal, mga magulang at anak, sa orasayon kapag takip silim, sa pagrorosaryo bago matulog sa gabi, at gayon din sa pagsisimba. Pagkatapos ng rosaryo, nagkukwento ang yaya sa mga batang Rizal tungkol sa mga engkantada, na baong yaman, punong namumunga ng brilyante at iba pang kababalaghan. Ito ang nakapukaw sa interes ni Jose sa mga alamat at kwentong bayan. Na babae, si Concha, Concepcion, ang madalas niyang kalaro. Nang magkasakit at mamatay si Concha sa edad na 3, si Jose ang labis na nalungkot. Ito ang unang kalungkutan niya. Noong 6 ng Hunyo taong 1868, nagtungo si Jose at kanyang ama sa Antipolo para sa peregrinasyon na ipinanata ni Doña Teodora nang ipinanganak si Jose. Hindi nakasama si Doña Teodora dahil kasisilang pa lang niya noon kay training. Ito ang unang peregrinasyon si Jose sa Antipolo at gayon din ang unang pagtawid niya sa lawa ng Laguna. Sa mga ikinwento ng kanyang ina, ang tungkol sa batang gamo-gamo ang nakintal sa kanyang isipan. Nabanggit ito isang gabi habang tinuturuan si Jose ng kanyang ina sa pagbasa ng El Amigos de los Niños. Wala rito ang interes ni Rizal kundi sa gamo-gamong umaaligid sa liwanag ng aylawang langis. Itinigil ni Doña Teodora ang pagtuturo sa anak. Isinalaysay niya ang ukol sa pagbabawal ng inang gamo-gamo sa paglapit ng batang gamo-gamo sa ilawan upang di mapahamak. Ngunit nagpatuloy pa rin ang batang gamo-gamo sa paglapit sa ilawan hanggang sa di sinasadya ay nadikit ito sa apoy at nasawi. Habang pinatutulog na ang batang si Jose, nasabi ni Doña Teodora na huwag nitong tularan ang batang gamo-gamo nang hindi siya mapahamak tulad ng nangyari dito sa katapusan ng istorya. Ngunit higit na hinangaan ni Jose ang batang gamo-gamo dahil sa lakas ng loob nitong lapitan ang liwanag ng ilawan kahit ikapahamak pa ng sarili nitong buhay. Mula pagkabata, naipakita rin niya ang talino niya sa sining. Sa edad na 5, gumuguhit na siya sa pamamagitan ng lapis at humuhubog ng magagandang bagay na yari sa luwad o wax. Isang araw noong si Jose ay 6 gulang, biniro siya ng kanyang mga kapatid dahil mas mahaba pang panahon ang inilalaan niya sa eskultura kaysa paglalaro. Sa gitna ng nagtatawanan niyang kapatid, sinabi niya, "Patay na ako, ang taong bayan pa ang gagawa ng mga monumento para sa Padre Leoncio Lopez, kura ng bayan." Siya ang nagtimo sa kanyang pagkatao ng mataas na pagpapahalaga sa karapatan ng ibang tao at makabuluhang nagpaliwanag sa mga bagay-bagay sa paligid. Mayroon si Jose na 3 tiyuhin na naka-impluensya sa paghubog ng kanyang katauhan. Si Tiyo Jose Alberto, na nag-aaral ng 11 taon sa isang paaralang Ingles sa Calcutta, India at nakapaglakbay sa Europa ang naghikayat sa kanya sa pag-ukit at paglilok sa pamamagitan ng putik at pagkit. Si Tiyo Manuel, na isang mabulas na tao ang nagturo naman sa kanya ng mga laro tulad ng paglangoy, pagbubuno, pangangabayo at pisikal na ehersisyo. Si Tiyo Gregorio, na palabasa, ang nagpatingkad sa hilig naman niyang magbasa.
Sa edad na 8, nalikha ni Jose ang kanyang unang tulang pinamagatang sa aking mga kababata. Sa gayon ding edad na sulat niya ang kanyang unang dula na isang komedyang Tagalog. Itinanghal ito sa pista sa Kalamba at nagustuhan ng mga tao. Napanood din ito ng isang gobernador Silo mula sa Paete, isang bayan ng Laguna. Humanga rin siya rito at binili ang manuskrito ng dula sa halagang 2 piso. Naitanghal ang naturang dula sa pistang bayan ng Paete. Habang lumalaki si Jose, kumuha ng pribadong guro ang kanyang mga magulang. Si Maestro Celestino ang una. Pagkaraan naman ay si Maestro Lupas Padua. Nang lumaon, si G. Leon Monroy, dating kaklase ng kanyang ama, ang naging guro ni Rizal. Nanirahan ang naturang guro sa kanilang tahanan ngunit. Monroy, nagpa siya ang mga magulang ni Jose na ipadala na siya sa paaralan sa Binyan. Mga karanasan sa Binyan. Isang linggo ng Hunyo, 1869, nagtungo na si Jose sa Binyan kasama si Patiano sakay ng karomata. Nagpunta sila sa bahay ng isa nilang tiyahin kung saan mangungupahan si Jose. Nabanggit ni Jose sa kanyang pinsang si Leandro ang ukol sa paghanga niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid habang sila ay namamasyal noong gabing iyon. Naaalala niya ang kanyang pamilya pati na rin ang bayan ng Kalamba. Nanyang hiwalayan ang kanyang asawa. Para maiwasan ang iskandalong ito, pinakiusapan ni Doña Teodora ang kanyang kapatid na patawarin na lamang ang kanyang asawa. Pumayag naman si Jose Alberto kaya bumalik siya sa piling ng kanyang asawa. Ngunit may ibang plano ang kanyang may bahay. Nakipagsabwatan ito sa isang teniyenteng Kastila ng Guardia Civil. Nagsampa siya ng kaso laban sa kanyang asawa at kay Doña Teodora. Ayon dito, nais daw siyang lasunin ng magkapatid. Pagkaraang dakpin si Doña Teodora, pinaglakad siya mula Kalamba hanggang Santa Cruz, kabisera ng Laguna na may distansyang 50 kilometro na piit siya sa kulungang probinsyal ng mahigit 2 taon. Taong 1872 din naganap ang pagbitay sa 3 pari, Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay naakusahan ng pakikipagsabwatan sa pag-aalsa sa arsenal sa Cavite. Hinatulan sila ng hukumang militar ng parusang kamatayan sa paraang Garrote. Ang pagkamartir ng Gomberza ay ipinagluksa ng mag-anak na Rizal at maraming makabayang mamamayan ng Pilipinas. Higit itong dinamdam ni Patiano, dahil sa Padre Burgos ay naging kanyang kaibigan guro, at kasama sa bahay habang nag-aaral siya sa Colegio de San Jose. Noong maganap ang pag-aalsa sa Cavite, si Patiano ay 20 taong gulang at si Jose ay 11 taon. Maraming pamilya ang nanahimik na lamang upang hindi mapahamak. Sa Pilipinas, noon ay wala pang tinatawag na opinyong publiko. Ang mga pahayagan ay naglalaman ng hindi gaano. Wala pang malayang talakayan ukol sa mga isyo. Sa Ateneo Municipal, 1872-1877. Nasa pamamahala ng mga Heswitang Kastila. Dati itong tinatawag na Eskwela Pia, paaralan ng Kawang Gawa. Itinatag ito noong 1817 ng Pamahalaang Panlungsod. Noong 1768 sa Pilipinas, ibinigay na sa kanila ang pamamahala ng Eskwela Pia. Ang paaralang ito ay nasa loob ng Intramuros, sentro ng administrasyon ng Kastila. Isang taong gulang na ay inihanda na siya sa pag-aaral sa Maynila. Noong panahong iyon ay 3 ang paaralang sekundarya sa Maynila para sa mga batang lalaking may taglay na katalinuhan at may kaya sa Letranat ang Ateneo Municipal ng mga Heswita. Sinamahan ni Patiano si Jose sa Maynila at kumuha ng pagsusulit sa San Juan de Letran. Nakapasa siya ngunit nagbago ang isip ng kanyang ama nang umuwi si Jose sa Kalamba. Sa Ateneo Municipal de Manila niya gustong may kaliitan at kapayatan daw siya. Salamat sa tulong ni G. Manuel Zirs na pamangkin ni Padre Jose Burgos at natanggap din si Jose sa Ateneo Municipal de Manila noong 10 Hunyo, 1872. Magbuhat noong siya ay nagpalista sa kolehiyo, ginamit na niya ang pangalang Jose Rizal. Ito ay payo ng kanyang kapatid na si Patiano, sa pangambang baka mapasok sa gulo si Jose kapag nahayag silang magkapatid kung merkado ang gagamitin. Sa panahong iyon, si Jose lamang sa buong pamilya ang gumamit ng apelyidong Rizal.
Nabanggit ni Jose ang bagay na ito sa kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt na nagbigay sa kanya ng damdamin na isa siyang bastardo. Ang apelyidong Mercado ay ginagamit lamang niya sa mga opisyal na dokumento tulad ng kanyang pasaporte. Nang panahong iyon, ang Ateneo ay kinikilalang isang paaralang may makabagong pamamaraan sa pagtuturo. Ang mga mag-aaral na nakatira sa loob ng paaralan ay tinatawag na Imperyo ng Romano, samantalang ang pangkat na sa labas ng paaralang naninirahan ay tinatawag na Imperyo ng Cartigiano. Ang pinakamarunong sa bawat imperyo ang ginagawang emperador. Makalipas lamang ang isang buwan ay naging emperador na si Jose, ngunit bago siya naging emperador ay nalagay muna siya sa pinakahuling hanay ng imperyo, sapagkat noon ay may kahinaan pa siya sa wikang Kastila. Upang matuto siyang mabuti ng Kastila at nagsasadya siya sa dalubhasaan ng Santa Isabel tuwing rises upang mag-aral ng wikang Kastila. Sa simula ng kanyang pag-aaral ay itinira siya sa tahanan ng isang matandang dalagang nagngangalang titay na may pagkakautang sa kanyang mga magulang ng 300 piso. Ang ina ni titay ay may sira sa isip, ngunit hindi naman nananakit. May mga mestisong Kastila ring nangangasere roon. Nang sumunod na taon ay inilipat siya ng tirahan sa pangasirahan ni Doña Pepay, isang byuda. Mula sa Ateneo, si Pari Jose Bech. Dama ni Jose ng isa niyang profesor na nagbitiw sa kanya nang decanize siya ng sigla sa pag-aaral noong ikalawang semestre. Nagtamo siya ng mga markang sobresalient sa lahat ng asignatura, ngunit hindi naman siya tumanggap ng anumang gantimpala at pagkilala. Sa pagtatapos ng unang taon ni Rizal sa Ateneo ay bumalik ito sa Calamba upang magbakasyon. Dinala siya si Saturnina sa tanawan, ngunit hindi naibsan ang lungkot ng pangungulila ni Rizal sa ina. Lingid sa kaalaman ng marupok ang batayan ng katarungan sa Pilipinas noong panahong iyon dala ng mga pangyayari. Ipinasok si Jose bilang interna, bago natapos ang ikatlong taon ng kanyang pag-aaral sa Ateneo, sapagkat napakagulo sa pangsirahan ni Doña Pepay. Dito naging tahimik ang kanyang buhay at naiukol niyang mabuti ang panahon sa pag-aaral, sapagkat walang mga ingay na gumagambala sa kanya. Naging paborito niyang profesor si Padre Francisco de Paula Sanchez, na noon ay 26 na taong gulang, bagamat malungkutin ay inilarawan ni Jose na isang modelo ng katwiran. Hinikayat ni P. Sanchez si Jose na pagbutihin ang pagsulat. Siya ang naging mapanuring kritiko ni Jose sa larangan ng panitikan. Ang naging guro ni Jose sa filosofiya at agham na si Padre Jose A. Axaya. Nagpatuloy pa rin si Jose sa pagsulat ng tula at dinadala niya ito kay P. Sanchez para sa kanyang pagpuna. Sa pagtatapos niya sa ika-4 na taon sa Ateneo ay nagtamo siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura at tumanggap pa siya ng 5 medalyang ginto ng karangalan. Di dapat makaligtaan ang hinangaan ng mga paring Jesuita ang kayayahan ni Rizal sa paglilok sa imahen ng Birheng si Maria sa kahoy na batikuling. Hinihiling si Rizal na ipagliloks sila ng Sagrado Corazon de Jesus. Si Romualdo de Jesus ang naging guro niya sa paglilok. Ang says, masasabing higit na tagumpay ang mga huling taon ni Rizal sa Ateneo, 1876 hanggang 1877. Siya ay nagtamo ng pinakamataas na karangalan sa pagtatapos niya sa Bachelor in Artes, sa kabila ng pangyayaring binawasan niya ang panahong ginugol sa pag-aaral, sapagkat inuukol naman niya sa mga gawain para pinabibilangan niyang mga samahan, katulad ng Congregation Marian, Akademya ng Panitikang Kastila at Katutubong Agham, Sensya Natural. Hindi niya itinigil ang pagsusulat ng mga tula at gayon din ang pagbuhit sa ilalim ni Gerong Don Agustin Cid, isa ng bantog na pintor at gayo din sa pangangalaga ng Gerong si Romualdo de Jesus. Ang nililok niyang mga imahen ng Mahal na Birhen at sa at kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga videos.